Update sa mga programa ng Anti-Red Tape Authority or ARTA, ating alamin kasama si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Sa ngayon, sir, unahin ko muna, babatiin kita. Welcome back to Bagong Pilipinas ngayon. Excited po ako sa mga updates ninyo dahil alam ko nung una pa lang na upo nyo dito, mahigpit nyong ginigreed yung ating mga iba't ibang government agencies, ano? So, kumusta po ngayon ang naging takbo ng inyong ahensya sa mga programa at mga inisyatiba na ito? Good morning, Ms. Nina, Sec. Marge. Magandang umaga po sa ating lahat, yung lahat ng mga nanonood sa programang ito. Nais ko lang po ipamahagi sa lahat na yung nabanggit mo about the report card survey, malapit na po tayo maglabas ng ating result by July, no? As of February 29, almost 60% na na-cover natin nationwide ng mga agencies, 860 national government agencies, including local government units, na na-subject natin sa report card survey. So tinitingnan natin ngayon, paglabas natin ng result by July of this year, if we can even advance pa the result, kasi nga sana maisama ito sa sona ng ating mahal na presidente para malaman naman ng mga ahensya na naging compliant doon sa ease of doing business law ang naging resulta nitong report card 7. Napakaganda po kasi nito dahil mabibigyan po ng pagkakataon yung ating mga mamamayan na nagkaroon ng experience sa kanilang transaksyon sa any government agency para i-report yung rate the kind of service that they got. At the same time, ito po naman ay paalala sa ating mga government agencies na sila po ay nire-rate din ng ating mga taong bayan sa pamamagitan ng pag-fill up ng survey form. At so it's a two-way process. At sana po malaman ng ating mga kababayan ang kahalagahan ng report card survey na ito. At marami pa po tayong ginagawa, no, as we look forward to the implementation of various programs, initiatives na inisyay ko na rin po dito, tungkol po dito sa Philippine Business Regulations Information System at saka yung Anti-Red Tape Electronic Management Information System na ating pong gustong ma-implement itong year na ito. At patuloy din po ang ating pagkikipag-ugnayan sa mga Chambers of Commerce, no, Philippine Chamber of Commerce, Foreign Chambers of Commerce. Kahapon nga pumirma tayo ng Memorandum of Understanding with the Swiss Chamber of Commerce of the Philippines. Lahat po sila gusto, no, na umunlad ang Pilipinas, mag-invest, meron na silang kahilingan na dapat po it's a two-way process para patuloy nating ma-attract yung mga incoming investors at ma-encourage yung mga existing investors to even expand their business. Dapat po malaman nila na ang pagtingin natin sa kanila is partners, hindi po natin sila kalaban. Dapat we are able to convince them that the Philippines is ready for ease of doing business. At sa ayon din po sa direktiba ng ating mahal na presidente, to replace red tape with red carpet. Ito po ang marching order ng ating presidente. Wow, no? Red carpet. Kakatapos lang ng Oscars, ano? Yeah. Tamang-tama, red tape with red carpet. Yes. Sir, sana naman pasado po ang DOJ, no? Sir, isa sa mga pangunahing programa ng ARTA ay ang pagtitiyak sa pagtatayo ng electronic business one-stop shops o e-boss sa mga lokal na pamahalan sa bansa. Kamusta na po bang implementasyon nito ngayong first quarter ng taon? Maganda po naman dahil patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa DILG saka DICT. Hindi lang po ang ARTA dito dahil kasama po natin ang DICT dito dahil sila yung nag-develop ng system na in-implement natin. Uno po dito yung Integrated Business Permitting and Licensing System na in-expand po ng DICT into what we call an ELGU para makover hindi lang yung business permits and licensing system, pati na rin po yung mga payment ng residence tax, all the sanitary permits, at kasama po natin ng DILG dito. In fact nga po, itong March 20, magkakaroon po ng malaking pagpupulong ang DILG, DICT at ARTA, kasama po ating mahal na Pangulo para i-launch po ang programa, no, for people to really understand and appreciate na maganda po ang programang ito. Hindi na po tawag natin electronic business one-stop shop. In-expand po natin to into an e-gov.ph. But as far as ARTA is concerned, dahil meron po tayong nagawang joint memorandum circular noong 2021 pa with the DICT, DILG, at saka DTI, patuloy po nating tinututukan ang
comply ng mga local government units para makapag-set up and operationalize an electronic business one-stop shop. At kung saan napatunayan po natin na yung mga LGUs po na merong ganito, tumaas po yung kanilang business registration tsaka revenue collection. In fact, last week po, binigyan natin ng certificate of commendation ang City of Antipolo tsaka sa Cavite po ang Dasmariñas saka City of Carmona. Nakakatuwa po dahil yung mga mayors nila mismo at tumanggap ng certificate of commendation. Maliit na bagay para sa ARTA na gawin ito, pero para po dun sa mga naghirap, dun po sa mga employees and staff ng kanilang business permit and licensing office, napakahirap po talaga magtatag nito. It took them years before they were able to do it. And a simple recognition from the Anti-Red Tape Authority really means a lot to them. At para po sa amin to, isang malaking karangalan to na mabigyan natin sila ng commendation. Uh-huh. At yun po, dahil dito sa IBOS, they can get their business permit in 20 minutes. No? Wow. Ang target nga natin, 10 minutes. Tapos po, ma-replicate ito sa buong bansa para lalo pong umunlad ang ating ekonomiya. Oh, pero syempre may requirements rin yan. Ano? Kailangan ready ka sa mga requirements. Yes. Kasi yung 20 minutes na yon, only if you are complete with your requirements. It's all about streamlining of government processes and the use of the digital platform. Palagi po nating sinasabi na the best way to fight red tape and corruption is through streamlining and the digitalization of process. Dito po, napatunayan natin, pag they can file their application for business permit from the comforts of their home and offices through online filing of application, including all the requirements, pati pagbayad, no? Using the online, pati yung pag-print ng business permit. At ito pong ating mga negosyante, dahil alam nila na they can easily get their business permit through the online platform, sila na po mismo ang voluntaryo na magre-register na kanilang negosyo at magbabayad ng tamang revenue. Dahil alam nila, through the use of the digital platform, they cannot operate a business illegally because they can easily be caught using the QR code. Saka sir, iwas corruption talaga yan kasi at least hindi na mako-compromise yung payments. Yes. Diba kasi in the past, pag manual, pwede mo pang pakiusapan yung isang tao doon or may fixer doon na, oh, kaya mo itong pababaan. So that's cheating kasi on the side of the government. But with the digitalization now, wala nang ganun. At ma-avoid din natin talaga yung red tape and corruption because there is less human intervention, there is transparency and accountability. Sir, bukod sa ease of doing business at bureaucratic efficiency, nabanggit din po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa rin sa mga layunin ng pamahalan ang energy security. Ano po ang mga hakbang ng ARTA tungkol dito? Tama po kayo, last 2 weeks nagkaroon po tayo ng pagpupulong or meeting sa opisina ng ARTA. Isinama po natin lahat ng stakeholders, both government from the Department of Energy, all government agencies involved in the energy, kasama po dito yung private stakeholders, at kasama na rin po yung sa Philippine Nuclear Research Institute. At isa pong nakita natin dito na marami pong investors na gusto magtayo ng negosyo dito, pero yung number one concern, yung napakahaba ng proseso. Kaya dapat po ang ating target is magkaroon ng isang one-stop shop, streamline process, pag-aaralan po natin yung kanilang proseso ng lahat ng ahensya involved in the permitting process. At kasama po natin, we work together, we'll have a workshop, there will be sharing of informations, all agencies, all stakeholders working together to have an end-to-end process para lalo pa nating mahikayat ang ating mga negosyante, particularly on the energy sector, no, magtayo ng negosyo dito. At lahat po ng not only renewable energy, including solar, wind power, we're even looking at nuclear energy. Napakaganda po. At pag nakakausap natin yung mga prospective investors, they're so upbeat about the economy of their country. They're so willing to help. We just have to provide them the right business enabling environment for the country. Tsaka itong mga renewable energy na to, yung mga electronic, yung mga electric, yung mga chinat charge. Ano? Yes. Nalaman ko lang recently na ang Pilipinas pala, second largest producer of nickel in the world. Yes. From an expert. And sabi niya, ito yung ginagamit sa mga batteries. So, can you imagine na kung hindi mo na kailangan ng oil, doon naman tayo sa nickel, di ba? At kaya maganda talaga mag-invest sa mga electric, mga chinacharge,
dahil tayo pala ang mayaman dyan. Yes. Tama, sa natural resources na yan. Kaya nga kasama natin dito yung Department of Environment and Natural Resources. We're looking also at streamlining the process ng renewable energy. Mm. Complementary po kasi ito. No? To lower the cost of energy, we also have to look into the utilization of our mining potentials in the country through responsible mining. At ganun din po, ganun din ang ating strategy dito sa responsible mining. We gather, we meet with all the public and private stakeholders at ating objective din po magkaroon ng one-stop shop. All right. So dito naman po, sir, sa telco at internet sector, ano-ano naman po ang mga programa at proyekto ng ARTA para po dito sa taong ito? Nako, napakaganda po nito dahil we have already proven been proven effective in this regard dahil ganun din po, nagkaroon tayo ng una joint memorandum circular with the tower companies and telecommunications company at patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa kanila. In fact, this coming March 19, no, in the morning, Meralco will be hosting our workshop with him. This is, wow, will be the third in a series of workshops that we've been conducting after the President signed the Executive Order 32. Hindi po tayo tumigil, no? With the signing of the President of Executive Order 32, ginawa po natin yung implementing guidelines within the 60-day period. At nagawa po natin dito dahil tayo po nagkikipagtulungan, we get the support, cooperation, collaboration of all the sectors without feeling na magkakalaban sila, but rather in a healthy competition because the market out there is so huge. We just have to share information para din po ito sa kagandahan ng ating ekonomiya. All stakeholders working together, sharing information in order to further develop the telecommunications sector and increase our internet speed. Alam po natin na yung ating internet connection, napakalagang segment din po ng ating negosyo. Parang ang utility niya, di ba? Hindi na bali mawala, wag lang mawala ng internet. Secretary, kasabay ng pagtulong ninyo sa iba't ibang sektor, ano naman po ang inyong mga plano sa pagpapalawak at pagpapabilis ng compliance rate ng mga LGUs tungkol sa ease of doing business law? We also got a directive from the Office of the President to conduct town hall meetings, no? Particularly with the barangay. Napakalawak po nito. But we're doing this one at a time. Maganda po kasi na maintindihan ng ating mga opisyales sa LGU, particularly on the barangay. If we are able really to engage with the barangay at maintindihan na nila yung kahalagahan ng kanilang ginagawa, lalo pong mapapabilis ang ating ekonomiya dito sa pagpalaganap ng negosyo dito sa Pilipinas. Now, number one, of course, they deal with the barangay. So we start at the lowest form ng ating sector, the barangay level. So we'll be conducting town hall meetings. In fact, this coming March 14, pupunta po ang ARTA sa City of Tacloban. Okay. Kamiting po natin yung mayor dito at mga barangay doon. At dating pong isi-share sa kanila, magkaroon po tayo ng orientation. Pag-share ng information na gaya ng ginagawa natin ngayon. At sa March 20 po naman, March 18, pupunta po tayo sa San Fernando, Pampanga. At we're going to do this nationwide. Okay. Minya and Yusek March. So bukod po sa mga nabanggit nyo kanina, ano-ano pa ang mga dapat naming abangan ng ating mga kababayan mula po sa ARTA? Excited ako dun sa report card survey. Sir, sino ba ang mga nangunguna ngayon dyan? Wala sino pa po. Sino ang nakulela? Hindi pa po kompleto ang survey. Hopefully, by July, makomplete na ang survey. But ang target natin, sana po, meron tayong partial result before the sauna of the President so that we can also mention and recognize those LGUs and national government agencies na naging compliant din po sa ease of doing business law. May reward po ba pag nasa top 10? Meron po. Ka rin po, diba? May crown ka din ba? Meron konting cash reward. Pero napakahalaga po yung commendation, recognition na kanilang matatanggap. Maganda yung recognition kung ako ang tatanungin, ano, na malaman na yung iyong LGU nangunguna, mataas ang grado pagdating sa ease of doing business. So excited ako malaman kung sino-sino mga yan. At pati na rin yung mga kulela, ano? Correct. So, para naman, maging competitive din yung mga agencies. So, para maging mas efficient sila knowing na, you know, they're being graded.
Oo, pero although ayaw naman nating maging negative, no? Yes. We want to focus on the positive. Sabi niyo nga, sir, you are partners. Yes. Oo, huwag silang matakot, no? Sa ARTA. Kaya sir, maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Ernesto Perez, Director General ng ARTA. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.